What is up mga kabalbas? Yo kabalbas, back at it. Babalik naman ako para sa isang tutorial na wala namang katorya-torya, pero pagdating na ng finished product ay boom! Amazing! Yeah, so para po ginawa yung anong tawag ba doon? Yung duplication, yung maraming tao. Tapos naka-freeze sila, and then pag na-reach ko yung double ko, nagiging ano na siya, alive, nagiging nagkakaroon na ng movement. So hindi ko alam kung anong tawag doon, but I think let's begin. So gagawa tayo ng new project. Siyempre yung aspect ratio pa rin natin is 16:9, baby. Alright, so media. Mag-choose tayo ng sa camera tayo, ha, ng file. So ito yung, this is the original file. This is the original video. Ang teray. So, ganun yun. Ngayon, ang gagawin natin, okay, titry muna natin, ha. Pupuliduin muna natin. Alright. So, ang gagawin natin, mga kabalbas. So, ito yung una. Ito, sample lang to, ha. Hindi na ito yung finished product ko, ha. For demo na lang itong gagawin ko. Yuyuko siyang ganyan. Click the main video and then capture. Capture and save frame at playhead. Alright. So, na-capture muna. Capture natin. Oops. Capture and save from playhead. Okay. So, kunwari, yung next one is yun, yung tumalon. Nasa taas. Yan. Ka-capture natin. Yan. Capture and save frame. Okay. Yung next one is capture na naman natin yan. Capture at playhead. And then, yung last na move is yan. So, capture pa rin natin yan. Captures, capture and save frame at playhead. Okay, so what's next mga kabalbas? Exit muna natin ito. Kasi kailangan mong mag-edit. O kasi ang editor ko is yung cut paste. Kailangan kong mag-cut. Ika-cut ko yung image na kinapture ko. Cut image. And then, nasa na ba yung capture caps man? Okay, for example, ito. Ito yung una. Ika-capture natin yan. Na-capture na natin yan. And then, ika-cut natin. Yan. So, dahil malaki muna, dagdagan natin ng sagad natin ng 10 para malaki yan yung ano, pagbura niya. Okay. So, ganyan. Guys, yung pag-cut natin sa photo na kinapture natin is you have to be clean. Dapat malinis siya. Yung wala siyang ano, wala siyang yung ganito ba? Halos wala ng yung mismong image muna talaga. Wala ng background. Ganun. So hindi ko tatapusin ito, no. Hindi ko tatapusin ito kasi meron na akong cut image. Kasi pag tatapusin ko ito, medyo madugo, medyo matagal. Gagamitin niyo lang mga kaibigang Oso yung ano, no, yung application, yung cut image or yung Pixel Lab din mismo, pwede 'yon. Okay, so balik tayo sa KineMaster. Okay. So for example dito, ang gagawin mo niyan is i-input mo na yung cut na image. Okay, for example diyan, media. Cuts. Yung file ko ng cuts. So ayan. Ipipesto ko lang diyan 'yan. Ngayon gagawin natin mga kaibigang Oso, syempre titrim mo 'yan. Sasabayin mo lang 'yan. I-drag mo 'to, sabayin natin. Sabayin natin kung saan siya pumesto ng ganun. Guys, importante yung ano dito, ah. Maging precise ka sa size. Ano ba? Ayun. Okay. So, ipantay lang natin yung size niya. And then, boom. So, yan. Pantay na. Okay. Sample. So, kailangan kong, anong tawag dito? Kailangan kong maging timing sakto doon. So, ito, i-trim natin to. Yan. Hanapin mo yung yumuko ako din. Yan. Guys, i-drag mo lang to. I-drag. Boom. So, try natin. Trinim ko na. Okay. Boom. Not so clean, but pwede na siya. Not so clean.
gaya ng finished product ko, pwede na siya. And then next one is, ayan, so layer natin media. Okay, so papantayin natin yung size niya na. We have to be accurate size. Yan, hindi ko ito gagawing pulido kasi ano to, ah. This is just some tutorial. Hindi ko siya gagawing super finesse. Para lang may ipakita ko sa inyo. Okay, so saan siya nag-end? No, diyan ka muna, bro. Diyan. Ang gagawin natin is move this. Kasi kailangan mo ng picture. Yan, itatapat mo dyan and then isi-trim natin dito. Trim right. Boom. Okay, sample. Boom. Boom. Oop. There you go. So, ilalagay na naman natin dyan yung Malon si Tokmol. Okay. So, kailangan natin ng accurate na size. Guys, timing to sobrang importante ng timing. Oop, yeah. Bali hindi naka-size yun. Okay. Not so plain pero ano, kailangan ko lang kasi magmadali kasi I'm taking too long. Okay, then trim. Timing. Whoop. Okay, trim to right. All right. So, try natin na. Tanat. Boom. Okay, perfect. So, yung next image, so layer pa rin tayo. So, yan kailangan natin from the start dyan na naka-display. And then, so, nasa na tayo? Pwesto muna dyan. Okay. So, ano bang ginawa ko doon? Nag-bend. Nag-bend si Tokmol. Ito may tumadugo dito mga kaibigan. Also, ano yung pagtimpla mo kung paano siya nag-bend or ano yung movement na last na ginawa. Okay, so ito pasado na natin to kasi I'm taking too long. Okay, so for example dyan, kailangan natin i-trim ito. Kailan ba siya yung muko? Ito mahirap dito guys, timing. Kasi hindi ang ginagamit ko dito is cellphone, hindi computer or laptop. Mas madali siyang gawin pag sa computer kasi may mouse ka. So ito titrim na natin. Trim to right. Boom. Okay. So yan. Saan ba siya? Nasa dulo dapat yan. Okay. Ito madali-dali lang to kasi halos half lang ng katawan. Yung pag-timing na lang dito is yun. Yung kailan mag-move si... Kailangan pa lang gain ka size niya. Yeah. Okay, so hindi na natin gagawing super pulido ano kasi I'm taking too long nga. So yan na lang. And then trim. Oops. Come on, man. Trim natin. Trim to right. Boom. Okay, final review. Oh yeah. Boom. Okay, ngayon walang kwenta yan kung wala kang sound effects. Marami akong gagawing effects na sound. Okay, so gagawan muna natin siya ng sound, audio, background. Siyempre sa downloaded ako ano ba, English Garden. Okay, so medyo dagdagan natin ng volume niya, no? Alright. Okay, so yung transition niya dapat may sound effect din para
tawag dito, mas makatotohanan. Lagyan natin ng kunwari sound effects na electric noise, mga ganun. Electric noise, hanap tayo. Electric noise. Oh, electric signal. Okay, yan. Perfect. Volume increase. Chup. Okay. Sample, sample. Yun. Perfect. Iwasan natin ng volume. Masyadong OA. And then, gagawin natin dyan para hindi na tayo mag-search-search ulit. Duplicate lang natin yan. And then, pag na-duplicate mo, i-drag mo lang. Drag. Drag mo sa kung saan siya mag-gagala ulit. Yan. Timing, guys, ha. Timing. Okay. Okay. Yan naman natin duplicate yan. Duplicate. Chamba ako doon, ha. Duplicate ulit sa next image. Oops, medyo advance yung pick ko doon. Okay, try. Duplicate na naman natin para sa last image, last cut image. Alright. Yun. Kulang pa. Okay. Okay, ito na yung final review natin. Boom! Diba? Bongga! So, ayan. So, save natin siya. Pero, I don't have to save it. Yes, again, I don't have to save it because meron na akong finished product. So, panoorin nyo yung finished product kung anong nangyari. Actually, napanood nyo na pala sa starting ng video. So, ganun lang kasimple, guys. Napaka-simple, ang dali lang gawin. Hindi mo kailangan maging techie, hindi mo kailangan maging super galing mag-edit, hindi mo kailangan na may background ka sa editing, na nag-school ka. You just need this app. This app is the best for me. KINEMASTER, man. Thank you so much, KINEMASTER. And ayun, gaya nga ng sabi ko, beginner lang din po ako. I'm just exploring. And syempre, manood din kayo ng mga tips ko para mapag-aralan nyo itong mga effects na to. I'm still improving and exploring. So, hindi pa ako ganun kapulido. I just want to share it kasi may mga marurunong na pero ayaw nilang mag-share ng knowledge nila about this. So, thank you so much mga kabalbas. Don't forget to like, share, and of course, subscribe to my channel. Kabalbas signing off, baby.